Dito po ay marami po sila ditong mga halaman pong binibinta at the same time po ay marami din po silang mga garden accessories pong ginagawa dito na mga pwede po nating ipandecorate po sa ating garden. Pero marami po akong itatanong pa po doon na alam ko po makakatulong po sa atin na mga plantita po talaga. Kaya again, welcome back po ulit dito sa aking munting channel, MJ na Grandpa Channel. Ako po si Joy, ang inyong 35 plantita. Kaya tara po, pasukin po natin itong garden po dito ni Ma'am Maricel Guadalupe. Ayan mga plantita-plantita, ito po si Kuya Paing, ang kanang kamay po ni Ate Maricel Guadalupe, ang owner po nitong garden po dito at paggawaan po ng mga garden accessories. Siya po yung mag-guide po sa akin at matatanong po natin about po sa mga presyuhan po nitong mga, ano mga tawag yan kuya, sa mga ganyan? Garden set. Mga garden set or mga garden accessories nga po at about po din sa plants at marami pa pong iba. Ayan kuya, dito kuya, sa kalabaw. Ito yung, itong ganito. Magkano naman ito kuya? Hindi mo alam yung price ito. sa madaling sabi, hindi mo pa talaga alam yung mga price nito. Pero ito ay si ate na yung nakakaalam. Pero yung, pati yung mga ganun, hindi mo rin alam yung mga price ng mga ganun. Ayan, hindi alam ni kuya yung price ng mga ganyan. Paano yan? Mga garden set, 12,000. Ah, ayan daw po, mga plantita-plantita. Ang garden set po ay 12,000. Tulad po niya, nasaan pa po yung makasama? Katulad po doon? Ayan, ito daw po pala. Depende po sa lupa. Pag mga ganito, may nakalaan. Kuya, pag mga ganito, magkano? Hoy, hoy, makabalik ka dyan. 7.5. 7.5 po. Ayan. Tapos, ayan, dito, kumbaga, magpapasadya po talaga ng mga ganito sa inyo dito. Marami na rin pong nagpapasadya. Tapos, halimbawa po, may nag-order, dinideliver nyo din po yun. Tapos, mga, saan-saan na kayong lugar nakakapag-deliver din ng mga ganito accessories? Kasi isa talaga to sa mga nagpapadagdag ng ganda ng mga garden, di ba? Yung mga ganito mga accessories na ito. Si Pukot. Malayo na din, ano, lampas ng Naga. Tapos, ay, kuya, ano yung mga nandyan mo? Baka pwede mo kami samahan. Sige na, kuya. Marami na rin bumibisita dito. Ayan po pala mga plantito-plantita. Kung gusto nyo pong mapil yung sobra pong ganda ng ambience po dito sa Maricel Guadalupe's Garden, pwede po kayong pumunta dito. Abot kaya lang po yung entrance po dito. 20 pesos lang po. Tapos ayan, may wishing well din sa yun, ano? Wishing well. Ayan. Mayroon na ba lang kayo dito? Ayan, 20 pesos din. Ano dito? Entrance. Sino yung nag-ano dito, kuya? Yung nagtatanong talaga mismo. Tapos ayan, mayroon kayo dito, ano ha? Tulay effect din dito. Ito yung kinaganda dito, ano? Isa sa magandang view. Itong may, ano kayo dito? May tulay. Kuya, yung ganito, alam mo yung price pag magpapagawa ng ganito? Ayan. Pag mga ganito daw po, mga plantito-plantita, more than 10,000 daw po yung pagpagawa po nito. Ayan yung mga plantito-plantita na gustong lalong mapaganda ang garden at talagang lalong maging bongga. Ayan po yung isa sa mga accessories po na maganda po talaga sa garden. Tapos yung mga ganyan nyo doon. Yung, magkakano yung mga ganong sadak na yun? Malawak pa ba to? 1,000? Tingnan nga natin.
Tapos kuya, dalhin ako doon kuya sa maraming halaman. Yung ganito nyo pala, yung isa nyo, 1,000. Ayan po mga plantito-plantita, yung ganito po pala nila ay 10,000 daw po. Ay, 1,000. Ay, sorry, 1,000. Ito yung napakalaki nyo ng powder pa po, ayan. Ayan po, ito yung powder pa pag lumaki na po. Ganito na po siya kaya. Parang nagtatawin na talaga. Ano? Yung mga ganito, yung magtatawin. 300. Ayan po, ito pong Christmas tree. Ayan. 300 daw po yung ganyan, sabi ni Kuya Paing. Ito Kuya, marami kayo mga siblings na ganito. Kapera pa lang. Tapos ito, anong pangalan talaga nito? Orchid tree. Tapos yung ano nito ninyo, yung seedlings, magkakano? 150. Nasaan naman yung mga seedlings nito? Kumbaga marami pa doon sa unahan na talagang mga pinagtataniman ng mga halaman. Tapos doon natin yung malalaman. Doon kita kuya kakausapin about sa pagtatanim mo ng halaman. Tapos ang dami yun yung parang ditong mga ano. Magkakano na yung mga ganyan yung bugambilya? A collection yan? Collection. Ito ay blue iris. Magkano yung blue iris? 100. Iyo, pwede magbasal ka yan, 100. Tapos marami din kayo dito, croutons, ganyan. Marami pa rin yung halaman dito. Nasaan po yung mga taniman nyo dyan? O dito? Sige, ikot mo lang ako kuya sa pinagtataniman ninyo. Kuya, pag sa ganito, magkakano naman yung ganito nyo? Ayan, 200 daw ito mga plantito-plantita. Ito pong Calathea lutea. Dito po sa ano, ito pong powder puff. Ayan po, 100 daw po itong powder puff. Ito kuya, anong pangalan nito? Dito, magkano din dito? 150. Ayan, ito po ay 150. Dito sa mga seedlings nyo ng croton. 150 po. Kuya, ano 150 yan? Ayan po, ito daw din po 150. Yang likwalan nyo. Tapos doon yung mga halaman nyo pa po. Marami pa? Marami. Okay. Ito kung ano mo siya ito. Ano mga bugambilya mo? Aram mo ang mga price ka. Ano? 100 din eh. Ayan mga plantito-plantita, ito daw pong seedlings ng bugambilya ay 100 pesos po. Ano to kuya, malapit na to mamulaklak. Tapos ayan, tapos pagkakas natin maigot-igot po. Kami iaanin sa kanya sa pagkaan. Dami yung dito. Saan na ba kuya ang shortcut dito? Dito na ba? Pwede na ba mo shortcut dito? Gami agandig eh. Ano yung kalito yun? Iyan, gano'n o dyan sa arugan sa dito. Ano pa? Ito, hindi mo kasi alam yung ibang pangalan ng halaman, ano? Kuya. Ayan, nandito din si Snow White. Ito, alam mo kung magkano si Snow White? 10,000. 10,000 ang? Ayan mga plantito-plantita, ito daw po si Snow White at kasama itong kanyang mga 7 dwarfs. Ito mga kaibigan niya po ay 10,000 daw po itong mga plantito-plantita. Pwede po kayo magpagawa po dito kay
Ate Miricel Guadalupe po na mga customized po na mga pang-design po sa garden. Kung ano po yung mga gusto nyo po na mas makakapagpaganda pa po lalo at magbibigay po ng kulay sa inyong mga munting garden, mga plantito-plantita. Pwede yung Snow White oh. Pwede yung matumba si Snow White? Tapos kuya, ang araw sa ini, magkakano yung ganito nyo? Hindi siya sabi ni ate? Ah, sige. Yung ganong upuan, yung itong upuan na ano? Itong watermelon? Ay, ano, ninoy lemon? Orange. Kuya, itong orange. Yan pa na kuya itong tao? Ha? Si ate ang nakakaalam ng price itong orange. Ito kuya, itanong ko lang sa'yo kuya. Bilang ikaw yung kanang kamay ni ate dito sa mga... Totoo talaga, ikaw yung kanang kamay. Kumbaga, ikaw yung pinagkakatiwalaan ni ate ng husto sa pagmamanis dito sa mga halaman, dito sa kanyang farm. Ano ba yung mga seedlings na yung mga bagong tanim? Kailangan ba yan na abunuhan na agad? Ah, hindi pa. Mga kailan siya pwedeng abunuhan? Ah, established na talaga siya. Mga more na ilang weeks kaya, more or less ilang weeks. Ibig sabihin kuya, pag natanim mo na yung halaman, yung seedlings, after 1 week, pwede nang abunuhan. Basta may root na siya. Tapos, ano yung inaabuno nyo sa mga seedlings nyo dito sa lahat-lahat ng klase ng halaman dito sa farm nyo? Ano yung ginagamit yung fertilizer? So, ano lang, complete in urea. Ah, complete in urea. Ano yun, minimix nyo yung dalawa? Sa tubig. Tapos yun ang pinandidilig. Ano yung style kuya, yung pag-mix nun? Yung urea ay isang kutsara ba, ganon? Sarong gugom lang. Ah, sarong gugom, isang ganon. Yung urea, and then sarong din gugom ng complete. Okay. Tapos yun na yung pandilig dito sa mga halaman. Bakit kailangan pandiligan yung mga halaman na seedlings? Pwede naman atang mabuhay yun ng ayon sa kanila, sa panahon na kusa naman mabubuhay. Kailangan talagang diligan din ng pampasawa? Yeah, kung ngayon, madali siya magdako. Okay. Madaling lumaki kasi para mabinta agad. Siyempre, para magkapera agad, ano. Tapos kuya, bilang ikaw yung siyempre, matuturing ko na din na ikaw ay plantito sa rason na talaga ikaw naman yung nagtatanim ng mga halaman ni ate. Alin ba ang mas madaling itanim? Yung cutting or kailangan talaga ipadaan pa sa pagmamarkot ng halaman? Pagmamarkot. Pagmamarkot? Bakit kuya? Ano, siguradong buhay. Ah, okay. Ayan po pala mga plantito-plantita. Mas maganda po pala pag yung mga halaman po na tinatanim po through cutting, ano, yung mga sasanga-sanga, kailangan mas madali daw pong itanim kung through markot, minamarkot po. Kasi sure na po yung chance na mapatubo, ano, mapabuhay, kumpara doon sa cutting. Sa cutting, sila yung maaram kung mabubuhay pa. Kung mabubuhay pa. Ah, sa cutting po, kumbaga 50-50 ang chance. Pero marami naman nakakapagpabuhay sa cutting, tinutusok-tusok lang. Tapos yung kuya, di siyempre namarkot nyo na kasi alam ko, isa ka sa din sa gumagawa dito sa farm ni ate na nagmamarkot. Ano yan? Ilang weeks kaya yan? Months ba bago putuli na maitanim? Depende po kuya sa ibang klase ng kuya. Masita. Igwang madaling maggamot. Igwang halal. Ah, mayroon mabilis mag-roots, mayroong mabagal. Halimbawa naman kuya, alin yung mga halaman na mabilis mag-roots once na minarkot? Kroto. Oo, oh, talaga. Yung croton, ayan mga plantita-plantita, yung crotons po ay isa sa halaman na pag minarkot po natin ay mabilis pong mag-ugat. Yan, sa lahat ng mga halaman ditong mga nagkakahoy na mga nagkakahoy na namumulaklak, isa talaga ang croton sa mabilis. Tapos alin naman yung hindi mabilis? Ang bugambilya po pa yan. Akating? Ibig sabihin kuya, ang bugambilya hindi siya minamarkot? Seryoso? Halay po. Ayan mga plantito-plantita, nakakuha po tayo ng idea. Ang bougainvillea po pala ay hindi po pala siya minamarkot base po dito kay Kuya Paeng. Kasi mabagal daw po yung pag-ugat. Pag-ugat po, mas mabilis pong mapapatubo natin yung bougainvillea kung by cutting po na hindi po natin imamarkot. Ang galing kuya ha, yung gumamela naman. Ayan kuya. Doon naman sa gumamela, ano naman yan? Kailangan ba i-markot siya o cutting din? Markot po. Ah, markot? Bakit naman kuya? Ah,
Si bougainvillea, mas mabilis patubuin kung cutting kumpara sa Marcot. Ito naman si gumamela, mas mabilis naman siya kung Marcot. Pares man po. Pwede mo pong cutting. Ah, pwedeng dalawa. Pwede mo siyang true cutting na itutusok na lang. At saka ito naman, minamarkot siya. Ano kuya yung, halimbawa naman kuya sa cutting, nagtatanim kayo ng cutting ng mga halaman, sinasawsaw nyo ba yan sa pampaugat agad? Hindi. Kasi may mga gamot na bagang sinasawsaw na lang yung mga cuttings ng halaman upang mabilis mag-roots. Yun ba yung ginagawa nyo dito? Sa root hormones. Ah, may ginagamit kayong root hormones? Para mas mabilis talaga, ano po. Tapos kuya, ayan, di siyempre, nandito ka. Yung mga halaman, kailangan yung pag-aabono niyan, paano kuya? Once a week, twice a week, o once a month? Once a week. Pag nasobrahan, anong mangyayari? Magagalan. Ayan, mamamatay. Ayan. Tapos kuya, di siyempre, ito yung farm ninyo, ito na yung, kumbaga, pinapaganda nyo talaga tong farm nyo dito sa San Isidro West. Tapos, may mga pumupunta na rin dito, di ba? Mga nag-o-order ng mga halaman. Tapos, itong mga ganito, mga nagpapakustomize ng mga garden accessories, kay Ate Maricel Guadalupe na yung nakikipag-transact, no? Nakikipag-usap. Kasi medyo parang limitado din yung alam mo sa mga presyohan ng ganito. Pero talagang si Ate talaga ay marami na din siyang customer nito. Talagang nakaka-deliver na rin kahit saan. Tapos, ayan. Yung entrance dito, 20 pesos. Ayan. Tapos, ano naman yung kaibahan nyo sa ibang garden? Ano yung para balik-balikan kayo dito, ano ang kaibahan nyo at pwedeng maging rason ng mga makakapanood nitong vlog? Ano yung pwedeng balik-balikan nila dito sa inyo na talagang makaka-amaze? So, mga accessories na design. Aywa! Ayan na nga, plantita. May rason naman po pala kung ano ang rason na pwede po kayo magbalik-balik po dito sa Maricel Guadalupe's Garden. Ito nga pong magaganda at makukulay po nila dito mga garden accessories. At the same time po, pwede po kayong magpagawa at makita nyo na po ng personal itong mga garden accessories po kung gaano kaganda at kung ano po mga design at ayos. Tama ba kuya? Kuya Pain, magkano itong mga andro nyo dito? Ayan mga plantita, yung mga seedlings po ng Croton ay 75 pesos. Alin kuya yung 3 for 100? Ayan daw po, yung mga ganyan pong klase ng Croton ay 3 for 100. Tapos dito po, itong ganito kuya, itong ano, itong Hawaiian tea plant na pink. Ayan, 50 pesos din daw po ito. Kuya, ang mga ganito yung magkakano, itong Persian field. Ayan, 50 daw po itong mga plantita. Itong seedlings ng pine tree, ay itong chestnut tree. Ayan, dito po sa seedlings ay 100 din po. Sa mga roses. Ayan, dito po sa roses ay 50. Ayan, dito po sa roses na, ito ay kuya, mga ordinary ito, diba? Ordinary rose. Ayan, 50 pesos din. 50. Yung ganito nyo kuya, yung mga seedlings na picara, ito pala yung 3 for 100. Tapos yung medyo malalago na dito, yun din yung mga 150, 100. Kasi ito yung mostly ginagamit pag mag-landscape. Ano? Isa talaga ito sa mga ginagamit na pan-landscape. Tapos dito kuya, sa ganito nyo, itong mga anthurium nyo. 150. Ayan, 150. Nasaan yung blue iris mo?
Ayan mga plantito, plantita. Tingnan din po natin yung pagawaan po dito ng mga pot para makita nyo po yung kung gaano po kaganda yung quality din po ng paggawa po nila ng mga pot po na gawa sa simento. Kaya tara po. Ayan po, ito daw po mga plantito, plantita, yung ganito pong pot, ganito po kalaki. Ayan, mga mahigit isang dangkal ay 300 po. Ayan, 300 na po, ayan. Yung mga maliliit naman po, yung ganyan po ginagawa niyo po. Yung maliliit po, 200. Ayan, yung maliliit daw po ay 200. Pag ganito po kalaki. 1.5. Ayan, 1.5 daw po yung ganito. May iba po kasi may design. Ah, may design. Tapos kuya, yung kalabaw. Ay, kabayo po yan. Kabayo. Ang kabayo po, ganun o. Kabayo. Kika na? 40? 50. Isupso? 18,000. Ayan po mga plantito, plantita. 18,000 daw po itong kabayo. Kuya, matibay ba yung paggawa po nito? Kumbaga po, kunwari po, mainitan to kasi siyempre po ilalagay ito sa labas ng garden. Sa direct sa sunlight o organ na iinitan. Hindi naman po kayo ito mabibiyak. Hmm. Talaga matibay po. Kasi parang 8mm ba po ito? 10? Ayan po mga plantito, plantita. Talagang matibay po. Garantisado po magiging matibay kasi 10mm po yung gamit na kabilya po nila. Ayan. Tapos po, ito po, talagang pipinturahan pa po siya, di ba? Okay, 18,000 po yung ano. Kumbaga po dito, kahit ano pong gustong ipagawa accessories, ay gumagawa po kayo. Ayan po mga plantito, plantita, yung pagawaan po dito ng mga accessories po sa garden. Pwede na po pag-agidigde. Plantito, plantita, ang kumbaga ang dami ko na pong natanong dito kay Kuya Paeng sa pag-aabuno po, sa mga pataba po, at kung paano po ang pagmamarkot, at kung kailang kailangan dapat itanim yung namarkot na, at kung alin yung mas mabilis na imarkot, at yung mabagal imarkot. Lahat na po ata natanong ko na kay Kuya. Lahat na ba Kuya natanong ko? Ayan. Lahat ko na daw po natanong mga plantito, plantita. At dito po sa Marysil Guadalupe Garden ay maganda pong pumasyal dito kasi murang-mura lang po yung entrance dito, 20 pesos. Makakapasyal na po kayo dito, mapipil nyo na po yung good vibes, yung ambiance, yung nature, yung mga halaman, yung mga nagkakahoy na halaman na namumulaklak na sobra pong ganda. At makikita nyo po ng personal ang kanilang mga ginagawa po, mga garden accessories, kung gaano po ito kaganda at katibay. Kaya yan mga plantito, plantita, pwede po kayong mamasyal dito po sa Marysil Guadalupe Garden. Ayan, kaya ano pa pong inaantay nyo, anytime po, yung malalapit sa Partido area, pwede na pong pumunta dito. And thank you so much po ulit mga plantito, plantita, sa pagsama nyo po dito sa episode po na ito, sa pamamatchal po dito. At sa lahat po ng mga subscribers, sa lahat po ng mga viewers, sa mga nagko-comment, nagla-like, and nag-share. Thank you so much po and God bless you all.